Usapin mo siya. Yes, kausapin mo. Hey guys! Hey YouTube! Hey Matt Talkers! This is Kuya Matt and you're watching Matt Talks. Ang topic na pag-uusapan natin ay gusto kita pero may jowa ka na. Now, marami akong nakakausap actually sa Messenger ng mga Matt Talkers and even sa Instagram. Follow niyo ako, Matt Talks. Na lagi nilang tinatanong sa akin, Kuya, mahal ko siya, gusto ko siya, crush ko siya, pero may jowa na siya. Anong dapat kong gawin? Now, if you're gonna ask me regarding about this question, my answer is, dapat umiwas ka. Kasi yun na sa lahat, kaya nga siya may jowa is because they love each other, di ba? Nagmamahalan sila. So, wag dapat ikaw yung maging dahilan para masira yung relasyon. Wag dapat ikaw yung maging dahilan para makasira ng relasyon. Wag dapat ikaw yung maging dahilan para maging kaagaw o maging third party ka doon sa relationship. Kasi tandaan natin, guys, in whatever we do, whether we do good or whether we do bad, kahit ano man na gawin natin, definitely there will always be karma. Meaning, lahat ng bagay na ginagawa natin, babalik at babalik sa atin. So now, kung crush mo siya, okay lang yun. That is a sign of paghanga. Meaning, nang humahanga ka dun sa kagandahan niya or kagapuhan niya, ganyan, that's fine. Or katalinuhan niya, okay lang yun. But if you will go to a point na gusto mo na siyang agawin sa ibang tao, that's the time na masasabi ko na mali yun. Kasi tandaan natin, guys, walang masama magkaroon ng crush, pero mali mang-agaw ng relasyon. Now, katulad nga ng sinabi ko kanina, dapat umiwas ka. Pangalawa, dapat i-divert mo rin yung focus mo, i-divert mo din yung pag-iisip mo, i-divert mo yung sarili mo dun sa mga bagay na magpapa-remind sa'yo, sa kanya, na para lalo ka magkaroon ng gusto. Kasi oftentimes, guys, pag ginawa niya yun, pag ginawa mo halimbawa, gusto mo siya pero may jowa siya, ikaw rin naman masasaktan eh. Ikaw rin naman yung parang malulungkot, madedepress kasi sabi mo, sana ako na lang yung partner niya. Ikaw yung malulungkot ng ganun. I know it's hard kasi pumunta rin ako sa ganun stage, pero katulad nga na sinasabi ko sa inyo, accept it, alam mong mali, umiwas ka, and then move forward. Because definitely, yung tao na para sa'yo, darating naman yun eh. Imposible namang hindi, di ba? Kaya nga dapat lagi ka ng positive, lagi ka ng mag-pray kay Lord. Darating at darating yun. So dapat, umiwas ka. Though alam ko mahirap talaga kasi nagkaroon ako ng sitwasyon na may gusto ko pero may jowa siya, pero umiwas talaga ako. Kasi first and foremost, ang gusto ko talaga is ayokong manira ng relasyon. Pangatlo, syempre, you can actually hang out with your friends. Meaning, makipag-usap ka sa friends mo, mag-vent out ka. Sabi mo sa kanya, ay, gusto ko siya, kaso may jowa na siya, anong dapat kong gawin? Or like, gusto ko talaga siya, pero kailangan ko umiwas, tulungan nyo naman ako. Syempre, ang mga friends natin, lalo na if they're your true friends, tutulungan ka nila, lalabas ka nila, makikipagkwentuhan sila sa'yo, bibigyan ka nila ng mga advice, na alam nila makakatulong sa'yo para makamove forward ka. But then again, at the end of the day, ang magde-decide is you. Kahit sobrang dami nag-advise sa'yo, even me, kahit advice ako sa Matt Talks ko, at the end of the day, ikaw pa rin naman ang magde-decide eh. Ikaw pa rin magde-decide sa buhay mo, ikaw pa rin naman magde-decide kung aagawin mo siya, magta-third party ka ba, or hahayaan mo sila at re-respecto yung relasyon. However, bilang your Kuya Matt, my advice is respect their relationship and move forward. Kunyari, hindi ka makamove forward, hirap na hirap ka talaga, sobrang hindi mo mampigilan na sabihin sa kanya at gustong-gusto mo talaga yung taong yun. Well, what you can actually do is, this is another advice na I can give you. Usapin mo siya. Yes, kausapin mo. Be honest. Maging honest ka dun sa nararamdaman mo dun sa taong yun. Pero sabihin mo sa kanya na the reason why you're saying this is because alam mo na hindi mo kayang pigilan ang sarili mo na sabihin sa kanya yung mga nararamdaman mo. Then sabihin mo sa kanya na gusto mo mag-move on, gusto mo lang event out, at gusto mo lang na malaman niya na may feelings ka para sa kanya o gustong-gusto mo siya. But then again, my advice, umiwas ka, respetuhin mo yung relationship. Another advice na pwede kong ibigay sa iyo is, focus ka muna sa career. Focus ka muna sa pag-aaral mo, focus ka muna sa family mo, sa friends mo, sa church, ganyan, di ba? Huwag muna sa puro love life, alam mo na nga stress out ka dyan, di ba? So parang dapat iiwasan mo yan. Focus ka muna dun sa mga bagay na pwede kang mag-grow. Focus ka dun sa mga bagay na pwede kang iangat sa buhay, di ba? One of the things that you must prioritize is your education, your career, magpa-promote ka, di ba? Yun dapat yung una mo munang gawin. And then once na naka-move on ka, you will feel better. Then definitely, mas may makikilala ka pa ibang tao. Okay, I'm not saying na parang pwede mong palitan anyone anytime instantly. No, what I'm saying is, pwede kang makahanap or mahanap mo at makikita mo yung tao na para sa'yo.
Alright, guys, ikaw, sa tingin mo, ano kaya yung mga, you know, bagay or things na pwede mong gawin para makaiwas ka dun sa tao na may jowa? Comment down below. Alright, guys, please forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below. Again, this is your Kuya Man. Thank you for watching and peace out.